Desember. Ito ang panlabing dalawa at panghuling buwan ng taon mula nang gamitin ng mundo ang Julian at Gregorian calendar. Sa mga bansang nasa Northern Hemisphere ng mundo, ito ang unang buwan ng taglamig. Sa buwang ding ito nagaganap ang Winter Solstice o ang araw na may pinakamaiksing liwanag sa mundo. Tuwing Desember din ipinagdiriwang ang Christmas, Hanukkah, at ang New Year's Eve. Paano nga ba naging panlabindalawang buwan ng taon ang December at saan galing ang pangalan na ito? Yan ang tatalakayin sa video na ito. Ang December ay mula sa salitang Latin na Decem na ang ibig sabihin ay sampu. Mukhang may mali yata. Panlabindalawang buwan ang December? Pero bakit nagmula pala ito sa salitang Latin na ang ibig sabihin ay sampu. Nagtataka rin ba kayo? Ang kamaliang ito o ang hindi pagkakatugma ay dahil sa ang sinaunang kalendaryo ng mga Romano ay mayroon lamang 10 buwan. Nag-uumpisa ang taon sa buwan ng March bilang unang buwan at nagtatapos sa buwan naman ng December bilang pansampu. Ang mga araw sa pagitan ng December at March, kung saan ay taglamig, ay hindi kasama sa bilang ng taon. Ang sinaunang kalendaryo ng mga Romano ay nakabatay sa kalendaryo ng Griego na ibinatay lamang sa galaw ng buwan. Nag-uumpisa at nagtatapos ang buwan kapag may panibagong buwan na lumitaw sa kalangitan. Ang isang taon nito ay may 304 days. Sa panahon ng pangalawang hari ng Rome na si Numa Pompilius ay naisagawa ang pagbabago sa sinaunang kalendaryo. Ang mga araw ng taglamig na hindi kasama sa kalendaryo ay isinama na sa bilang. Nahati ito sa mga buwan ng January at February, kung kaya't nagkaroon na ng 12 buwan sa loob ng isang taon. Ang unang buwan ng taon ay January. At ang panlabindalawang buwan naman ay ang December na dati ay pangsampu lamang. Sa pagbabagong ito ng kalendaryo ng mga Romano ay nagkaroon na ng 355 days sa loob ng isang taon. Taong 45 BC nang muling baguhin ng mga Romano ang kalendaryo ng taon. Ito ay sa pamamagitan ng utos ni Julius Caesar sa kadahilanang hindi tumutugma sa panahon ang kalendaryo. Dahil nakabase nga ito sa galaw ng buwan lamang. Sa bagong kalendaryo na kilala bilang Julian calendar ay isinaayos ang bilang ng araw sa loob ng isang taon. Sa Julian calendar ay mayroong tatlong taon na may 365 days at isang taon naman na may 366 days. Ngunit ang pagkakaayos ng buwan sa kalendaryo ay hindi na nabago. Nagsisimula pa rin ang taon sa January at nagtatapos ng December bilang ikalabindalawa at huling buwan ng taon. Bagamat tumpak na ang Julian calendar, ay hindi pa rin ito lubos na tugma sa galaw ng mundo paikot sa araw. May nadiskubre kasi na tinatawag na axial precession o ang pagbabago ng pag-ikot ng mundo sa axis nito. Sa madaling salita, ang Julian calendar ay lampas ng sobrang liit na oras kumpara sa aktual na pag-ikot ng mundo sa araw. Kalaunan, muling binago ang kalendaryo na hanggang sa ngayon ay ginagamit na natin. Kilala ito sa tawag na Gregorian calendar na isinunod sa pangalan ng Santo Papa na si Gregory XIII dahil sa tulong o impluensya nito sa pagbabago ng kalendaryo. Sa Gregorian calendar, mas umiksi ang taon mula sa average na 365.25 days bawat taon ng Julian calendar naging 365.2425 days na lang ito bawat taon. Sa Gregorian calendar na ginagamit natin sa kasalukuyan, mayroong leap year o 366 days sa isang taon tuwing ikaapat na taon. Ngunit kapag ito ay divisible o maaring hatiin ng 100, ay hindi ito maikukonsider na leap year, maliban na lamang kung divisible ito ng 400. Sa makatwid,
ang taong 1700, 1800, at 1900 ay hindi leap year, samantalang ang taong 2000 ay leap year dahil sa paliwanag na una nang nabanggit. Ngayon ay alam niyo na kung saan galing ang salitang December at kung bakit pang 12 buwan ito ng taon kahit nagmula pa ito sa salitang Latin na ang ibig sabihin ay 10. Dito na nagtatapos ang kwento na ito. Sana ay may panibagong aral kayong natutunan. Samahan niyo akong muli sa mga susunod pang mga kwento.